Hi guys, for today meron tayong review isang FPV drone. Ang pangalan nito is Mobula 8. Ito siya guys, mula sa Happy Model. Bali, dalawang option yung sa Mobula 8 natin. Merong analog tsaka HD pagdating sa camera quality niya. Yung pinili natin is analog, so mababa lang yung price nun. Iwan ko na lang yung link ng ating product sa description box para sa ibang details ng ating Mobula 8. And yung sa receiver niya, built-in na rin to ng receiver, is SPI ELRS. Meron ka pa rin naman na pagpipilian na receiver sa Mobula 8. Meron tayong FR Sky, TBS, tsaka plug and play. So, samahan nyo ako guys. Check natin yung laman sa loob kung maganda naman. And ituturo ko sa inyo yung mga spec ng ating FPV drone na Mobula 8 bago natin siya paliparin sa labas. So, let's go. So guys, ito lahat yung nakuha natin sa box ng ating Mobula 8. Ito yung mga accessories niya, propellers, tapos yung ating OSD device pang setup sa camera, then yung ating mini screwdriver, screw, tsaka dalawang sticker, and the last yung ating Mobula 8 na analog. Siya guys, maganda yung design ng ating product. And dito naman sa ano niya, sa frame niya, ang wheelbase nito, ang size niya is 85mm. Then yung sa propeller niya is tri-blade, gempan yung product natin dito sa propeller. Then sa ilalim niya naman, yung ating brushless motor. Ang pangalan ng brushless motor nito is EX1103, makikita nyo rito sa gilid. Tapos ano siya, KB11000, ayan yung sa ating brushless motor. Maano talaga siya guys, oh, matigas. So kahit ilang beses pa tayo mag-crush nito, hindi agad masisira yung propeller. Then sa ibabaw niya guys, ito yung ating camera. Tapos yung antenna niya sa ibabaw. Yung resolution nito is 1200 TVL. Then ang kagandahan dito sa ano sa board ng Mobula 8, all-in-one na siya. Kasama na dito yung ano yung flight controller, ESC, video transmitter, tsaka yung sa receiver niya. Ganyan ka ano, isang ano na lang 'yan, isang board na lang 'yan. Then ito yung kanyang micro USB kung saan pwede natin siyang i-plug sa computer para pwede natin itong i-setup sa ating betop light bago natin paliparin. Ang kagandahan dito, pag may problem yung brushless motor natin, kung worn out na siya, hindi na siya nagagamit, pwede natin palitan, ipa-plug lang natin. So hindi mo na kailangan pa mag-soldering iron. Tapos yung ano niya, yung plug niya sa power, XT30. Ito siya guys, yung kulay itim na to. Ipa-plug natin dito yung ating LiPo battery. Ang recommended ko sa ano sa LiPo battery, 1S hanggang 2S, 450 mAh. Makikita nyo nga pala dito sa box yung option na pagpipilian nyo ng sa receiver. Bali yung kinuha natin is SPI ELRS. Ito yung pinili ko. Kasi compatible to sa, ano, sa remote control natin. 14 years old pa taas yung pwede mag-operate ng FPV drone natin. So yung sa ano natin, yung sa battery niya, i-insert nyo lang dito sa, ano, sa ilalim. Dito, yung frame na to, yung nakalawit na yan. Ipapasok nyo rito yung LiPo battery natin. Yung kinuha kong battery is 2S, 450 mAh. Ang pangalan ng LiPo natin is Tattoo. So, i-insert nyo lang ng ganyan. Then, ipa-plug na natin siya. Yung kulay yellow na, ano, na plug, ipa-plug natin dito sa, ano, sa color black na plug sa drone natin.
Yung gagamitin natin na ano na radio transmitter para dito sa ating Mobula 8 is yung jumper T light. ELRS yung protocol noon, Express LRS. Ito yung sa ano natin sa radio transmitter natin. So first time ko lang din magte-test nito sa labas. So samahan niyo ako. I-check natin itong ating Mobula 8. So let's go. Try na natin i-take off yung ating Mobula 8. 85mm yung size ng draw natin. Ang nagustuhan ko dito kagad is yung ano niya, yung frame niya. Protected yung ating propeller pag pinapalipad na natin siya. Kahit na ilang beses pa itong bumagsak, mapoproteksyonan yung propeller niya at saka yung brushless motor. Yung gamit ko nga pala rito na battery guys is 2S. 450mAh. Bali ang tagal lang ng flight time nun, nasa ano lang, nasa 3 to 4 minutes yung flight time niya. Okay naman yung pagre-remote ko sa kanya, medyo alalay lang ako dun sa ano, sa throttle niya, medyo malakas yung sipa ng brushless motor niya guys. Kaya kahit na nag-practice na tayo sa simulation, pag actual na natin pinalipad yung FPV, medyo ano siya, kakaiba yung experience. Ayan. So, practice muna tayo. Bali yung mode na ginawa ko is angle mode. Hindi muna ako nag-configure ng ano, ng acro mode sa beta flight. Bali, ini-experience ko pa lang yung ano, yung pagpapalipad natin ng whoop na 85mm na Mobula 8. Okay naman yung pag-remote natin guys. Musunod naman siya sa remote control natin. Yung setup ng ano ko, yung milliwatt ng aking remote control nasa ano, nasa 100 milliwatts. So, ibig sabihin nun, pwedeng umabot to ng 300 meters yung distance ng pagpapalipad natin ng ano, na Mobula 8. Ang limit nung sa remote control ko hanggang ano lang eh, hanggang 150 milliwatts. So, itong sa drone natin na Mobula 8, umaabot siya ng 400 milliwatts. So, kung gagamit ka ng mas mataas na milliwatts, mas malayong distance yung sa drone natin. So, yan, tinaas ko. Yung altitude nito, pwedeng umabot siya ng 80 meters. Depende pa rin yun, guys. Mas maganda yung line of sight pa rin yung pagpapalipad mo ng 85mm na ganito kaliit na drone. Pero kung naka-goggles ka naman at gamay mo na yung pagpapalipad ng FPV, kahit na mataas, may babalik mo yung, ano, yung drone. Pag medyo ano ka na, biyasa ka na sa pagpapalipad. Yung link natin para dito sa Mobula 8 tsaka yung sa remote control, iwan ko na lang dun sa, ano, sa description box natin. Para makita niyo yung mga ibang details information ng ating Mobula 8. Bali yung ano, merong optional kasi na ano sa camera quality. Yung optional nito is yung ano, meron pang mas malinaw dito sa screen natin yung high definition. Pero iba yung price noon pag nag-purchase kayo ng high definition. At saka pag magpapalipad na kayo ng ganito guys, recommend ko siguro ano na, dalawang LiPo battery na para hindi ka mabitin. Kasi ito yung 2S na 450 milliwatts ano lang eh, umaabot lang siya ng 3 to 4 minutes. Depende dun sa ano, sa pagpapalipad mo ng ano, ng yung drone. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So, thank you for watching and see you later guys. Bye!